Dear Kuya Allen, itago niyo na lang po ako sa pangalang Serge. Nangyari ang kwento kong ito, mga late 20s na ako. Kilala po ako sa amin na tahimik pero masayahin. Nagkikipaglaro sa mga kabataan at kung minsan ay natutulungan ko sila sa kani-kanilang mga assignments. Lalo na akong tungkol ito sa arts and crafts. Mahilig kasi ako sa mga ganung bagay. Kaya naman pag ganung may mga projects yung mga kabataan sa amin, sa akin sila lumalapit kuminsan. At isa na nga dun ay si Del. Siya ay 4th year high school noon. Guwapo, tahimik, at medyo hindi naman ganoon ka-chubby. Mahilig po ako sa mga ganong age na mga lalaki na medyo halata pa ang kanilang mga baby parts. Si Del ay palaging nagpapatulong sa akin ng kanyang mga assignments. Isang araw, nagpaturo siya ngunit hindi ko alam yung subject matter ng kanyang mga assignments. Ang sabi niya, kung pwede daw ba siyang makipag-internet na lang sa amin para i-google ang kanyang mga assignments na yon. Pumayag naman ako at pinapunta ko siya sa aming bahay. Pagdating niya sa amin, sinabi ko sa laptop ko na lang siya mag-internet na nandoon sa aking kwarto at pinapasok ko siya sa aking kwarto at tinayos ang laptop para siya ay makapag-google na. Iniwan ko na lang siya muna sa aking kwarto upang makapag-search ng kanyang mga assignments. Maya-maya pa, pumasok na ulit ako at nadatnan ko si Del na relax na relax habang nagla-laptop. Nakapatong yung kanyang isang paa sa isa pang silya at nakasandal naman siya sa kanyang upuan. Medyo malaki ang pangangatawan ni Del sa kanyang edad. Naka-basketball jersey lang siya at shorts. Kaya nakikita ko ang maputi niyang braso at binte. Nakaramdam ako ng kakaiba noon, Kuya Allen. Kaya tinabihan ko siya gamit ang isang upuan at tinanong kung nakakita na ba siya ng answer sa kanyang assignments. Ewan ko kuya, hindi ko alam kung tama ito. Ang sabi niya, sabay pakita sa akin ng screen ng laptop. Tiningnan ko naman at sinabi ko na, teka lang, ako ang magsi-search ulit. At nakahanap nga ako ng mas okay na sagot para sa kanyang assignment. At pinakopya ko na lang ito sa kanyang notebook. Habang ako naman ay pasulyap-sulyap sa kanyang binti at kanyang balikat. Noon ko pa lang siya nasulyapan sa malapitan at ang kinis ng kanyang braso at ng kanyang binte na may maliliit at maninipis na mga buhok. Parang gusto kong hawakan ngunit pinigilan ko lamang ang aking sarili. Pagkatapos
Pagkatapos niyang nakopya ang kanyang assignments, tinanong ko si Del kung meron pa siyang isi-search. Ang sabi naman niya, "Okay na to kuya." Sabay ngiti sa akin at lalong lumabas ang kanyang kakyutan na makita ko ang maputing mga ngipin niya. Tinanong ko siya ulit kung gusto pa niyang mag-laptop. At tumango naman siya. Pero di na ako umalis sa kanyang tabi. Tinanong ko siya kung nakanood na ba siya ng mga masisiyalang video. Hindi siya sumagot, ngunit sabay sabing, "Meron ka po ba kuya?" Ang sabi ko naman ay, "Oo, teka lang." At nag-open ako ng site sa aking laptop at pinanood namin. Pagkatapos nun ay wala kaming imig na dalawa. Maya-maya pa, hinayaan ko na lang siyang manood muna. Habang siya ay nagko-concentrate sa panonood, ako naman ay pasulyap-sulyap sa kanya. Pinakiramdaman ko kung nahiel na ba siya. Pagkatapos ng isang scene, nakita ko na bumukol ang kanyang shorts at alam ko na dahil yun sa aming pinapanood. Hindi ako nakatiis. Hinawakan ko ang bukol nito. Nahihiya at medyo umiwas siya ng konti. Ngunit inulit ko yun at tinanong ko siya na nagising ba? Hindi siya umimik at sige lang siya sa panonood. Hindi na rin siya umiwas at hindi ko na rin inalis ang aking kamay. Dahil doon ay nagpaubaya na siya. Umayos ako ng pwesto kasi maliit lang ang space sa kwarto ko at sa maliit na lamesa lang kami nagla-laptop. Upang maayos ko kami, ako ang umupo sa upuan. Inalis ko ang isang silya na inuupuan ko at kinandong ko siya na nakaharap kami sa laptop habang kami ay nanonood. Wala pa rin siyang imik. At makailang minuto pa ay dahan-dahan ko nang pinasok ang kamay ko sa kanyang panloob. Hindi pa rin umiimik si Del. Nagpatuloy lang ako hanggang sa nakuha ko yun at nagawa kong matapos siya. Maya-maya pa ay wala pa rin siyang imik. Nagayos na siya at nagpaalam na sa akin. "Kuya, alis na ako." Tumango naman ako sabay sabing, "Sige Del, nood tayo ulit ha." Tumango lang siya at umalis na din. Hanggang ngayon Kuya Alan ay may nangyayari pa rin sa amin ni Del. Yan lang po ang kwento ko. Sana'y naibigan nyo. Maraming salamat.